Hi! Welcome back to my YouTube channel. This is Teacher Josa. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ako ay isang teacher sa personal development at introduction to the philosophy of being a person at iba pang mga subject. Okay, so ang topic natin for today ay how to begin your quiet time. Of course, nag-start tayo kasi sa paano ba pwedeng magkaroon ng daily devotion at sinare ko nga sa inyo yung soap method. So, of course, if you want to begin your quiet time, number one, schedule a specific time, no? Observe kung ano yung oras na pwede kang makapag-devotion or magkaroon ng quiet time. Ano yung oras na tulog na yung bata, walang maingay na kapitbahay, nakapahinga ka na, o kaya naman, yung iba kasi morning person eh, like bago magkaroon ng mga gagawing task, quiet time muna sila. Kaya nagigising ng mga madaling araw. Ayun. May iba naman na night person na accomplish muna yung mga gawain and then magkakaroon ng quiet time. Depende sa ating schedule. Mahalaga, ayun, mag-schedule ka ng specific time, kailan mo gagawin yung quiet time mo. So, ayun, ako tuwing morning eh. Tapos kapag may nakaschedule ng mga gagawin, ayun, nagigising ako ng madaling araw kasi morning person ako. 2, pick a quiet place. Siyempre, no? Pero yung lugar na yon, siguraduhin mong malinis at hindi naman madilim na madilim. Tama lang din yung hangin, kagaya ngayon. Yan, nasa labas ako. Nagsimula ako kanilang maagang. Ngayon, medyo maingay na, no? 3, you bring the material you need. You have your Bible, notebook, ball pen. Bakit? Para hindi natin makalimutan yung nasa isip natin or yung message ni Lord o kaya naman reflection mo. Ayan. Para everyday, lagi mo siyang nababasa, nababalikan mo. Napakahalaga nun. Kapag nawalan ka ng tiwala o ng faith, balikan mo yung mga sinulat mo before sa mga devotion mo. Yung Thanksgiving mo, yung miracle ni Lord, paano mo napagtagumpayan. Malaking bagay yung mga materials na kailangan. 4, make a format on what you do. So, sinare ko nga sa inyo yung soap method na nag-start muna sa pagbasa ng scripture, observe ng audience, etc. And then, application. And then, last is, of course, prayer. O, yan. Nasa labas kasi ako ng bahay, kaya may mga ganyan-ganyan. May mga konting ingay lang. And, of course, yung last is, have the right attitude. Always prepare your mind, your heart, na ano man yung sabihin ni Lord, makinig, no? And ako, ang laging unang prayer talaga, Lord, prepare mo yung heart ko, yung mind ko sa mababasa ko, maunawaan ko ito, at mai-apply ko ito. And remember that we are meeting the King of Kings, Lord of Lords, Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, ng ating kakayahan, ng ating talento, ng ating pamilya at lahat ng bagay. At hindi, porket hindi natin siya nakikita o hindi natin uunawaan yung kanyang mga plano, eh hindi na tayong magtitiwala. No? Doon nga, eh, no, yung faith ay nagsisimula sa pananalig kahit hindi mo nakikita. And of course, this is something personal. Personal nating naranasan yung mga bagay na ito. So I hope nakatulong tong short video na ito sa atin sa pagsisimula ng ating quiet time. Thank you so much sa inyong patuloy na pagmamahal at support. Kung kayo man ay may mensahe, kung kayo man ay may question, kung kayo man ay kung ano man yung gusto ano, comment lang sa video ng ito o kaya naman message sa aking FB page sa Teacher Josa. Type nyo lang sa FB, Teacher Josa. Thank you. I love you all. And I miss you so, so, so much. Mwah.